guys, welcome back to UJTV. Ayan guys, so panibagong ano na naman natin gagawin dito. Magagawa na naman tayo ng reaction videos dito sa SY kay Monjel. Okay? So huwag natin patagalin guys. Siyempre ayoko naman ng mahabang intro ko. So ito na, babasahin ko ha. Ang kanilang caption dito is nabunyag na ang tunay na pagkatao ni Edmond Briggs Estacio. Okay? Ano kaya yon? Ang daming meaning kasi pag nabunyag eh. So, syempre, malalaman. Pag nabunyag, malalaman ang tunay na pagkatao niya. So, exciting to, guys. Gusto kong gawa talaga to ng reaction videos. Hindi ko alam kung anong content to na gagawin nila ng Monjel. So, parodin na lang natin, guys. Okay, samahan niyo ako ha. Mag-react tayo dito, guys. And 3, 2, 1, go! Yan! Anyway, welcome to Silent Entertainment. Thank you. What's up, mga kabatang hamog? So, yun, magkakaroon tayo ng house tour. Wow, house tour. Mansion. Yes. Kasi guys, kahit napupunta ako dito, may mga orte ng bahay nila na hindi ko pa napupunta. Okay. Meron silang dalawang kwarto dito sa loob, pero hindi ko pa napapasokan yun. Mm-hmm. Hindi pa talaga? Sa banyo. Banyo. So, ayun guys, ngayong araw na ito, ipapakita namin sa inyo kung gaano ka-ordinary ang tao sa inyo. Kasi ako, sa totoo lang, first impression ko sa kanya, yamanin. Mayabang. Kasi nga, guwaping. Kaya ganun yung akala natin sa mayabang. Hindi. I mean, ibig ko sabihin, guwaping ka, kaya akala ko dati mayabang ka, ganyan. Kaya, tapos nayayabangan ako sa'yo. Tapos may turtleneck ka na, may jacket ka pa. O, di ba? Hindi ko mayaman yun. Ang dami pang biling jacket-jacket. Pero ngayon, ganyan ko lang napagtanto na sobrang simple lang yung tao. At ipapakita namin yun sa inyo kung ano ang buhay ni Edmond Briggs Estacio. Dito sa naglag siya. Building namin kayo. Ready na ba kayo? Yes! Go! Wow! Galing na! Guys, at dito tayo. Ito yung gate nila. Pagpasok mo sa gate, pero kung makikita, isang puno. Punong lanta. Ganda kaya nito, color red. Kulit din nila. Ito yung bahay nila. Go, love! Ito mo kami. Wow! Parang fiesta! Ang daming sabit. Damit-damit niya. Tapos, pagpasok mo sa pintuan, Kusina. Tapos yes. Dito sa left, kusina. Ay, sala. Guys, tingnan niyo dito. Ito sala nila. Alam niyo ba na ang galing kasi lahat ng picture niya, ayan, nung bata siya, bata sila, nandyan pa rin. Wow. Pero kasi ako, nung bata ako, wala akong ganyan. May mga picture. Diba? May mga memories. Mga kabutik. Mas mga ano. Cute niya doon. Mga plaka-plaka mo. Plaka ba ito? Oh my God. Ayos ah. Dami no. Go Pinks, di ba? Yes. Nakita mo talaga. Yaman nito ah. Pero hindi naman. Kung alam niyo lang nung bata to, iba love, nag-ipon ka sa baon mo para makabili ka ng... Ganito ko sa kanila huwag ka mahiya. Nag-ipon ako ng baon para makabili ako ng mga gusto ko. Kasi gibenta akong plastic. Mag yung laruan. Tapos yung baon ko dati. Ano na, dati elementary, 20 pesos. Tapos, pag nandito kami, nung high school, alis si mama ko pag umaga. Tapos nang umaga umalis, mag-iwa siya 20 pesos. Wow, ang galing na. Ang galing na. Kasi 20 pesos. Yung 20 pesos ng biro chichirya. So, ayun na nga. Tapos ayan si mama niya, nung dalaga. Si papa niya. Ah, ang ganda ni Mami Rosalie. Tsaka si tatay yun, no? Di ba? Oh, nakakatuwa. Galing nun. Galing. Siyempre lang. Wait lang. Yeah. Ito kasi, itong dalawang ito, hindi ko pa napasok. Ito. Ano yun? Hindi ko pa nakita yun. Ano yun? Gusto ko makita at gusto ko, ikwento mo rin sa kanila kung anong history ng kwarto niya. A kwarto? Isa rin sa atin yan. Dalawa yan. Giniagawa? Dalawa. Tignan mo, tignan mo may makikita mo yan. Dalawa. Okay, ito na, pasok na tayo. Sabi niya may Spider-Man doon. Spider-Man? Hello? Medyo madumi yan. Baka may tarantula doon.
Ayun, nasa may pad. Kaya pala spider. No, may angry bird pa! Angry bird, oo. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ako nga ito, magbanisin. Ay, SpongeBob. Ay, SpongeBob. Anong kwarto to? Kaninong kwarto to? Sila mama ko. Akin na mama. Dati kami natulog dito sa Sara, sila mama ko. Kami nila dito kasi mainit. Mainit. Hina mo dito. May nag-apartment kasi natin yan, tapos nilagay sila yung mga yan. May mga cartoon sa taas. Baka maalis yung ano, yung bubo. Oo. Tapos sa kabila naman, sa kabila. Sa kabila. Pero to, wala siyang pade, wala siyang pade. Ah, naka-partition lang ng ano. Harang niya lang, mga jura box. So, dun tayo sa kabila. Ay, ito, marami kayong makita dito. Bakit? Mga ano. Wow! Ah, wow! Daming ano sa sas, di ba? Ang galing! Number, mga award! Ang galing! Galing na ito! Ang dami, grabe! Ayan po, mga tatlo-tatlo din. O, diba? Sabi sa inyo eh, guwapings to eh. Grabe ah. Baka naman kinansaba mo yung judges. Grabe yan! Baka naman binulungan mo yung judges. Wala yung lugar yung Tarlac. Asa Tarlac? Ano bang madalas sa judges sa mga ganito? Ang grabe yung gwapo niya dito, oh, di ba? At ang bata pa si Hutoy. Saka naglumalaban din. Mr. Social Media, ano. Yung mga corona ko kasi, ano, na nawala na love ng sira. Kasi ito sa school. Ito, meron ako corona. Wow, corona. Corona, ganito kasi yung corona sa mga school, mga recycle. Recycle, kasi nasira na. Mga plaka-plaka nandun, di ba? Nakita mo lang. Dito pa lang kapal na, oh. Oo nga, kapal, dami, oh. Kaya kasi mga ano, yung mga corona. Meron pa yung mga iba, kasi mga iba nawala. Dami. Nawala rin mga iba. Dami yung sinalihan, no, guys? Galing naman. You're so proud of me. Yes, I'm so proud of you. Yeah. Oh, sobrang proud si Ine, natutuwa si Ine. Eto Jav, gusto ko malaman at gusto ko rin i-share mo sa kanila. Kasi di ba may motor ka? Ayan. Siguro, marami din ang question yan. Yeah. Paano mo nakuha yung motor na yun? Motor. Sa ano, sa pagpasin lang. Nanalua sa doon, 10,000. Tapos, nung kukuha ko sa 10,000 lang, kinuha ko. Kinuha ko na yung pera, tapos kumuha ko gado-gado. Wow, galing! May... So, nakuha mo yung, napundar mo yung motor na yun sa pagpapadyan. Mm-hmm. Ang galing, no? Yun lang. Tapos nag-ano ako, nag-bigaw, di ba nag-alibaw dati. Ah, nag-bigaw. Pinag-guro ko sa motor. Oo. Oh, diba? Kasi kung sino man, yung iba dyan, yung iba kasi, ano, nakikilala ka na nila sa Bigo. Dati, fan mo na sila sa Bigo. Dito kami nagluluto. Ayan dito. Ayan yung lutoan. Wala na yan na dito. Tawag dito. Ayan yan. Ayan dyan. Pero pag napagtapos ako ng pag-aaral, hindi lang niya. Ano gusto ko, gusto ko mapiliin ko. Siyempre. Nakasama ka. Yes! Tapos, yun nga, ito yung munti nilang bahay. Tapos yung kwarto niya, dun sa kabila. Ah, separate pa yung kwarto niya ito. Yung pintuan, labas. Ayun, tapos yung lababo. Ah, ito yung lababo. Ito yung lababo. Lababo nila. Dito nagugas ng... Dito nagiging DJ si Edmond. Ching. So, ayan. Tapos mo dito sa... Ano sa kapila pala, yun sa gilid yung kanyang kwarto. Wait, sabit pa yung... CR po kasi yung kanina. NCR to. Tapos... Ito ang aking kwarto. Kwarto! Tanang! Wow. Ganda na, di ba yun yung pinag-shootingan nila lagi? Talaga? Oo, butega ito, doon ako natulog. Tapos ang dupit ng setup, no? Runway na ako. Dito na ako na gano'n. Paano mo na ano to? I mean, gusto ko malaman kung paano mo to naayos. Naayos? Oo. Nag-order ako sa Shopee nito, love. Oh! May ano ko nun eh, 2K, nag-Shopee ako. Tapos, pangalawa, tuwan-tuwa sa inyo yun, guys. Nag-ipon ako, nag-tuwa-tuwa sa inyo. May tiles talaga siya, no? Alam niyo ako? Ewan ko. Ang galing kasi, nag-ipon siya. Yes. Tapos nung nasa hood lab, bumili tayong aircon, di ba? Oo. Ay, aircon na. Nasa mount siya, bumili siya ng aircon. Sinap niya. May story yung aircon na yun eh. Parang natin balik. Ayan. Kit, best photo. Best photo. Love, sino nagbigay nito? Hindi ko din alam. Fans lang. Matagal na yun, 2019 ba yun? Tapos ito pa. Ang galing niya kaya. Ang dami niya may pagmamalaki guys. May mga fans na siya. Mga bata. Ano mo alam matanda? Okay lang yan. Ito saan na talab? Mexico. Anaw. Mexico, Anaw? Saan yung malayo wow. Yun? Ito, saan to? Ito sa... Ah, ito pala. Anaw, Mexico. Ito pala sa ano? Sa putod. Ito Anaw, Mexico. Tapos ito. Tarlac. Sa Tarlac yan. This time, gusto ko na kwentuhan mo ko kasama sila
kung paano lumaki yung isang Edmond. Dati, lumaki nga ba? Ito nga kasi bata ako, love. Mga 5 years old dati ako, 6 years old. Naglalaro pa ako sa, ano, sa labas-labas. Tapos, pasaway pa ako nun, tapos pinapatulog ako ni mama ko kada hapon. Tapos, araw ko matulog. Pag tika natulog, papaloyin. Yes. Oo, no? Ganun nga yung dati. Tapos, alam mo yung, ano, yung chinyelas, yung ganyan. Alpumbra. Alpumbra. Yun. Sakir. Tumpa preso? Hindi, chinyelas. Tapos, mga postcard, love. 9 years old. Ano? Kada alas 3, love. Kada 25 or... December 25. Oh, December 25 tsaka New Year. Mag-aano kami sa 3 AM. Bibili kami ng manok. Ah, bibili manok? Papakatay namin. Tapos? Bibenta namin. Tapos alisin ko yung mga bito. Kabito ah. Alisin mga bito. 9 years old ka pa lang? 9 years old. Bito-bito ka lang. Okay. So, matapos dati sa paano lab. Mga plastic. Elementary ako na yung grade 4 at ako ng grade 3. Grabe? Kung plastic ako, love, nagbenta ako. Ay, tapos eto pa! Nagbenta kayo kung kaya sa palitan ng mga batang maliit. Ay, ano pa, love? Tapos eto pa. E di, tapos grade 2 at grade 4. Grade 3, grade 4 ako. Grade 3, grade 4. Nagbenta ako ng balasenas. May ano siya ako noon? Ano balasenas? Eggplant. Ah, eggplant. Yung kasi balasenas. Talong. Talong? Good. Ano kung ano, 200 pesos. Sabi, gusto magbenta sabi. Tapos pinagbenta ako ng... Meron kang 200 sariling pera. Tapos... Binagyan ako ni mama ko. Tapos... Tapos edo yun. Kasi sabi niya, nay, sabi ko gusto magbenta. Gusto kasi magbenta para may pera ako. Para mabili ko mga gusto ko. Edo yun, bumili ako ng ano, talong. Binigyan ko ni mama ko yung isang bundle. Talong? Oo, isang bundle kasi nasa ano lang yun, 200. Oo, tapos? Meron ko isa. Tapos nagsampusang ko. Yung 10 piso. 3 peraso? Hindi. Mga... Lima, may alin. Talaga? Sa buwisan? Tapos, ano nangyari? Tapos yun. Nagbenta ka? Nagbenta ako. Tapos lab, hanggang gabi lab. Hanggang gabi, tapos sabi ka ng... Hanggang gabi? Tapos magkano yung ano, tubo mo nandun sa... Lupit na. 300 yun. Tapos sumuli ako, may 500 ako. Tapos, hindi ko punta yung ano, gusto yung balasenas. Gusto yung balasenas. Talong! Talong! Gusto yung talong. Biwi pa ulit ako nun. Tapos nag-stack na ako ng dalawang bundle. Wow! May tubo na siya. Ang galing mo! Alam niyo ba guys, akala ng iba, lumaki siya sa marangyang buhay. Hindi kilaputan ako, guys. Lahat, grabe. Akala ng iba, lahat ng gusto mo, nasusunod mo. Akala nila, lahat ng gusto mo, nabibili mo. Ikaw ba naman, gold-gold ba naman yung pero di nila alam. Ako din, actually, sa totoo lang, ako sinabi din, sa, ano, sinabi ko yun sa kanya, pag nagkukwento kami, lab, akala ko dati, ano, ganyan-ganyan. Lumaki ka sa ganito, na kapag ka tinuro mo tong sa bagay na ito, mabibili agad. Mm-hmm. Hindi pala. Tapos nung kinuwento niya sa akin yun, na-touch ako. Oh. Kasi hindi ko expect eh. Hindi ko talaga expect. Dahil kasi nagbibiyahe kami, tapos kinagwento ko sa'yo pag may naalala ko. Oo, pag nagbibiyahe kami, punta kami sa malayong lugar, tapos bigla niyang kwento, love. Dito lab, dati oh, nagtrabaho ako sa ganyan, sabi yung gano'n. Tapos doon ko na-realize na mali pala na sinusgahan ko agad siya. Tapos sabi ko, dami pa ba yung jacket? Yun pala hindi. Yung mga binibili niya para sa sarili niya, kinikikita niya yun para sa pagpapadget niya. Alam mo na pa ako. So yun love, ano namang mga na-realize mo? Siyempre. Na-realize ko, pag may ano, pag may gusto ka, dapat pagsikapan ano, mo. Kayanin mo. Dapat yes. Pagsikapan mo. Kunyari, bibili ka. Kunyari, may markang bibili ng lab. Tapos hihingi ka sa parents mo. Tapos hindi ganun. Dapat ikaw mismo pagsikapan mo lang. Haray. Gawin! Tapos ngayon nga, mag-grating ka. Tapos gusto ko masuklihan yung mga parents ko. Kasi dati, pasaway ko eh. Yung blessing binibigay sa akin. Kasi dati, kahit simple lang, ano, simple lang binibigay nila sa akin ang pera. Tapos nagiging pasaway pa ako dati. So na, nagmamature na siya, guys. Alam niyo to, kahit nakakita niyong ganyan, matapatapang. Hindi, iyakin kaya to. Pag, oh, kasi yung waling, umiyak siya. Sige, go. Kanta mo pa. Basta pag may gusto ko na pagsikapan niyo, huwag yung puro hingi. Nakakaluha tong si Uton? Kasi ako pinagsikapan ko talaga. Nakaka-proud siya? Tapos ayun, kahit ano, kahit nabilad ako sa araw lang, pakialam lang. Nag-enjoy ka naman, no? Mas masarap kasi pag yung mga gusto mong bilhin, sarili mong pera, sarili mong pagod, yun yung masarap. Basta pag... Kung bata ka pa lang, namulat ka na sa ganung realidad na ay dapat kapag may gusto akong bagay, kailangan pagsikapan. Yes, ako tama. Naman ang na-realize ko dun sa... Di ba, in-open ko naman na sa'yo na... Mm-hmm. Sorry guys, putol siya. Sana nag-enjoy kayo. At sana mas nakilala niyo siya ng sobra, putol sobra, siya, sobra, sagad solid. Po, hindi po ako mayabang.
Siguro may part ito. So, yes. Napakasimpleng tao lang nito. Yes. So, ayun. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Bye. Ayan guys, stop natin doon. Guys, naputol siya. Siguro may part to yon. Sana naman guys, ang isunod natin dito na gagawin ng SY, sana yung kay Angel's life naman. Real life ni Angel. Naiyak ako guys, grabe yon. Naiyak kasi ako guys, kasi... Woo! Ayaw ko kasi putulin yung ano guys, yung video. Ayaw kong patuloy yung video kasi gusto ko ma-feel ko talaga lahat yung sinasabi ni Edmond sa buhay niya. At makita ng lahat pag gumawa ko ng reaction video na sa huli ko na lang gagawin yung reaction ko na hindi ko na puputul-putulin yung ano nila, yung video nila. Kasi mahirap kasi pag putul-putul tapos ako mag-re-react, putul-react, putul-react. So ngayon, sorry guys ha, nandito na tayo sa dulo tapos na, naputol nga lang kasi baka may part 2 kay Angel naman siguro ng real life. Tingnan natin, at least mas, guys, natutuwa ako sa SY kasi mas nakikita natin lalo yung dalawa, itong si Edmond tsaka si Angel, na yung mga pambabas nila, yung mga pambabas nyo guys sa tao, huwag nyo husgahan kasi isa na si Angel sa nang husga pala kay Edmond sa simula na pili niya mayaman. Feeling niya Angel, mayaman si Edmond. Mayabang, ganyan. Pero, yan, nakita natin sa video guys. Grabe naman. Sorry guys ha. Hindi naman masama ang umiyak eh, di ba? Hindi naman masama yung nilalabas mo. Kasi, yun na yung totoong tao. May emotion ka eh. So, hindi naman porket lalaki ka, umiiyak ka eh. Eh, hindi ka na lalaki or hindi kaya kasi babae at lalaki lahat naman umiiyak kahit nga mga aso mga ano naiyak eh mga hayop eh sa akin hindi ko siya kakahiya kung naiiyak ako kasi mababaluha ako talaga guys pagdating sa mga gantong usapin pagdating sa pamilya guys mababaluha ako talaga so pasensya na bahala kayo kung anong anuhin ninyo sa akin basta ako totoo lang ako sa nakita ko na feel ko talaga si Edmond dito guys. Ang nakakayak dito, syempre sa simula na nahusgahan, sinabi naman ni Angel, naging prank ka siya dito. Totoo yun. Naanuhan niya na si Edmond, may mga dalawang jacket pa, naka-turtleneck, naka-ano. Yun ang impresyon niya sa una, mayabang na mayaman na tao na kahit anong gustong bilhin, mabibili niya, ganyan. Which is nagkamali siya at inamin niya dito sa ano, na mali pala. Simpleng tao si Edmond, napaka-ordinaryo. Napakabait niyang ama, magulang, sorry, diba yan? Napakabait niyang anak sa mga magulang niya. Natulong siya sa mga magulang niya. Nagtitinda siya ng plastic, ganyan. Para lang mabili niya yung gusto niya. Ayaw niyang umasa sa magulang niya kasi ganoon na nga yung buhay nila sa pamilya niya. Tapos, yung mga gusto pa niya, hihingin pa niya sa magulang niya. Ang daming ganyan, guys, ha. Napag, guys, kayo kapag yung mga nanonood dito, guys, yung mga bata dito, yung mga wala pang mga kakayanang magkapag-work, at puro kayo hingi sa magulang ninyo. Guys, kung kayo po ay hindi po ganun kayamang tao at hindi po kaya ng magulang ninyo, gayahin nyo si Edmond kasi siya pinagsumikapan niya. 9 years old pa lang daw, nagbebenta na siya ng mga ganito, mga plastic, ganyan, mga talong. Binibigyan lang siya ng puhunan ng nanay niya at siya na yung bahala paramihin. Tinan nyo, nakadalawa siyang sako ng, yung nakadalawang plastic siya ng talong para maituloy-tuloy niya, para makuha niya yung mga gusto niyang bilhin. Nakakatuwa yun guys kasi 9 years old pa lang namulat na siya sa ganitong pagiging masinop sa pera or pagiging madiskarte sa buhay. Sana matularan natin lahat yun guys. Lahat ng mga tao na wala silang alam kundi bumili lang. Yung mga bata dito, yung mga anak dito na bumili lang, papabili sa magulang na hindi nila alam yung sacrifice ng magulang nila sa kanila. So sa kanya, believe ako kasi sobrang galing niya sa buhay. Hanggang sa alam natin in the future, magiging okay itong bahay nila. Magkakaroon sila ng magandang kinabukasan, silang dalawa ng kapatid niya, na ang pangarap niya kasama si Angel. So, we are here to support both of you, Monjel, pati ng SY. We are here to support you sa lahat ng ano ninyo, sa lahat ng mga pangarap niyo, mga batang amo. Nakatuwa, grabe, ang galing, naka-inspired. Kasi, naalala ko yung father ko guys, ganyan din. Nagtitinda rin siya guys ng pandesal, alam niyo yun, mga tinapay, nung
kapanahonan pa niya. Nagbebenta rin siya ng barong Tagalog kasi kami may Batanggenyo. So pag napunta siya sa kanilang school sa mga propeso, hindi siya nahihiya, guys. Kasi ang magulang niya, walang may po-provide sa kanya para makapagtapos siya ng nautical. So, natuwa ako, sobrang proud ako sa kanya kasi kinukwento niya sa aming mga anak yon. Yung kung paano niya, binuhay yung sarili niya at sinuportahan yung mga kapatid niya. Na makapagtapos din at makuha niya yung dream niya, guys. Naging siyang kapitan ng barko, yung ama ko. Maaga lang siya nakapag-retiro kasi yun ang gusto ng mother ko. Kasi ayaw niya na baka magkaroon ng ibang babae siya sa barko. Kasi ganun yung mga seaman, guys. Mahina yung kanilang, alam niyo yun, pag malayo sa asawa, syempre, mahina yun. Lalo na kapitan siya. So maraming lalapit talaga na mga, alam niyo yun, tukso. So natakot yung mother ko, kaya maaga siyang nag-retiro. Pero pasalamat kami kasi nakuha namin yung mga gusto namin sa nung bata pa kami dahil sa kanya. Pero guys, ako isa rin po kagaya ni Edmo, napaka-discarte kong tao, guys. Pag gusto kong kuhanin yung isang bagay, guys, pinagsusumikapan ko na hindi ko na kailangan kuhanin pa sa magulang ko yung ibibili ko para doon. For example, sapatos, gusto kong bumili. Gumagawa ko ng paraan para sa yung mga nilalaro ko, mga text, tsaka mga lastiko nung bata. Pag nakakaipon ako noon, guys, yun, ibinibili ko yun. Pati yung mga ipon ko sa school. Sana ganun tayo, guys, lahat, no? Huwag tayong maghusga ng tao, maging mapanuri muna tayo bago natin husga ng isang tao kung ano man ang pagkatao niya talaga. Marami sa atin dito, magaling manghusga. Magsasayta lang sila ng basta, hindi na nila pinag-iisipan kung nakasakit na sila, nandamdamin ng iba or hindi. Basta mahalaga na ilabas lang nila yung pambabash nila sa tao. Mali yun, guys. Okay? So, yan, sana marami tayong nakapulot na aral dito sa ano ni Edmond sa kanyang pag-house tour. Nayantig ako talaga. Marami akong napulot na aral sa kanya, guys. Sana kayo din. Okay? Sa kanilang interview portion ni Angel. At sana naman si Angel naman ang isunod na nilang bigyan ng house tour din. At si Edmond naman ang mag-i-interview kay Angel. No? Para at least mas lalo natin makilala ang Monjel. Okay? Yun lang masasabi ko, guys. Masyado nang mahaba. Marami salamat po sa inyo lahat, guys. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, pasensya na ako, medyo naging emotional ako. Ito na po, UJTV. And then, click mo po yung subscribe button and bell button para like ang updated sa aking mga reaction videos na ginagawa. Ganun din po sa aking mga live reaction videos. Okay? Sama-sama tayo ulit, guys, sa susunod kong gagawing reaction videos, pati sa live reaction ko. Yan lang po masasabi ko. Marami salamat. God bless and bye-bye!